Tama po? So sa Panginoon, lahat tayo ay lalakas. Pero kung tayo ay dito sa sanlibutan, manghihina tayo. Ang malalangaho dito, sana ang ating lakas ay kinukuha natin sa Panginoon. Doon natin hinuhugot yung lakas natin. Kasi kung sa kapanaman din naman natin huhugutin, sila man din po at ako man din po ay mayroong kahinaan. So para maging maganda yung ating maging matatag at matibay siya, sa Panginoon natin hugutin. Okay po? Okay. So sabi niya sa ating pag-aralan, lift us through strength from the Lord. So humugot tayo ng lakas mula sa Panginoon. So naman yun naman talaga yung tama. Okay? Sa lahat ng mga nanghihina, sa lahat ng mga nag-worry, so hugutin natin yung lakas natin sa Panginoon. Tandaan, pag ang ating Panginoon yung ating kinuhanan ng lakas, mare-restore, mare-revive tayo spiritually. Amen ho? Okay. So ang bawat isa ay aking pong inaanyayahan na tumayo at kunin po ninyo ang inyong aklat at buksan po ninyo sa aklat ng Deuteronomy 31:6-8. Okay, tayo pong lahat ay tumayo and then open your Bible, the book of Deuteronomy, Old Testament. Sa Old Testament, chapter 31:6-8. Okay, we will read all together and then after po nito ay magpipray po tayo sa Panginoon. Sige po. So nakuha na po ninyo? Okay, kung nakuha po ninyo ay magkakaiba man yung version or yung ating translation ay ang mabuti basahin pa rin natin. Okay? So, kailangan natin lakasan yung boses natin upang may pahayag natin sa Panginoon. Sige po, sa Deuteronomy 31:6-8. Sabay-sabay po tayo. 6. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila pagkat sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayong pababayaan. Ipinatawag ni Moses si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakalakas ka at magpakatapang pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupain ipinangako ni Yahweh sa ating mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kaya huwag kang matatakot ni panghinaan na loob. Tayo pa'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan, kami po ang Diyos ay naririto. Panginoon, kung mayroong mga bagay man Panginoon ito na kami ay lumalakas, mayroon din sa ibabaw ng mundo ito na kami man din ay nanghihina. Panginoon, hinilingin sa inyo yung aming mga nararanasan. May itago man namin sa aming kapwa, subalit ay hinilingin sa inyo. Maraming maraming pagsalamat sa mga talatang ito sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsasalamat. Lahat ay magkakaupo na. Okay, dito na bakit natin tatalagay ito sapagkat yung ating pinagkukunan naman talaga ng lakas, walang iba naman talaga kundi ang mulan. Siya naman talaga yung ating pinagmumulan kung ano yung lakas na liwanag o ilaw. At kayo din naman, pag namatay naman ito, namatay naman yung sa kamila, liwanag. Ba? Yung pinakahuli, paano na makakarating doon? Yung istorya nito na ating binasa ay yung paglilipat ng posisyon. Yung pagbibigay po responsibilidad sapagkat malamang matapang siya sapagkat mayroon po siyang kabali. Pero ano ba ninyo sa panahon na ito kung ano yung sinasabi yung counseling yung ina-advise ni Moses kay Joshua? Magpagkatapang ka. Kaya sabi dito sa talata na ating binasa na itong si Joshua ay hinahabili na na ni Moses. So, isang malaking responsibilidad. Di ba? Yung parang pagpapanibago, okay lang nakasama niya. Pero parang ako kung wala na siya, paano ako ngayon tatayo? Lahat tayo darating ang araw.
na may makauna sa akin. Pero, ang tanong, paano ako tatayo? Paano ko gagawin? Yung dating kasama ko siya, lumalakas ako, pero ngayon ako na yung magdadala. Sabigat, yung hindi mo ginagawa noon, ay gagawin mo na ngayon dahil wala na siya. Tama ba? Lahat ng yun ay inaasa ko sa kanya, wala na yun. Tatayo mo ngayon sa sarili mo. Pero ang isasabi ko lang sa iyo kapatid, huwag kang mangangamba, huwag kang matatakot, sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Tama po ba? Yung tinuro ko sa inyo kanina ng kandila na yun, pag may nawala talaga ng sabon, parang nawala mo na balikan ng sabon pa. Pero ang paglalagay niya, ang Panginoon para lalo ka tumibay at maging matatag at lumakas ang iyong loob. Ito yung isang bagay na binanggit po ni Moises kay Jesus. Alam mo lang din ni Moises kung ano yung mararamdaman ng lahat ng tao. Mararamdaman ni Josue kung siya man ay mawalanan. Pero yung isa lang ang kanyang tinutukoy. Isa lang po sa punto gusto niya na malaman talaga ni Josue na sigurado na siya ay ibubabayaan ng Panginoon. At ako din ay nakasigurado sa ating lahat ngayon, ang Panginoon ay kasama natin. At bawat anumang hamon, challenge, trials, problema natin ngayon, suliranin, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka. Tinawag ka ng Panginoon hindi para pabayaan. Tinawag ka ng Panginoon para samahan ka sa bawat hamon sa buhay mo habang ikaw ay nabubuhay. Tama po? Ako naniniwala at tinawag ako at tinawag kayo ng Panginoon hindi para ipahama. Hindi para pabayaan. Tinawag ka ng Panginoon para ikaw ay lamayan ka sa iyong kalagayan. Amen ho? Tulad din po nito. Amen ho? Ganun ang buhay, mga kapatid. May nawawala at may pabalik. Ganun talaga yun. Okay? So, dito mga kapatid, kung inyong mapapansin po dito, bigyan ko muna sa inyo ng konti, pangalan ito is yung buhay ni Josue. Si Josue at Caleb, sila po lang yung dalawa na mayroong matibay at matatag na puso. Silang dalawa ay kasama po sa spies, spia. Yung 12 tribes na anak ni Jacob, kinuha po doon yung lahat ng matatapang malalakas na lalaki para tiktikan yung promised land. Yung promised land. Itong si Josue at Caleb, ito yung dalawa na tumayo. Kaya nung sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh kay Moses, patingnan mo yung lugar, yung promised land. So, ginawa ni Moses, doon po yung sa Numbers chapter 13. Ang ginawa po noon ay pinapuntahan ni Moses yung titiktikan nila. Pero bago silang pumunta doon, sabi ni Moses, ito yung siguradin nyo muna. Tingnan ninyo yung mga tao doon kung malalakas o ano yung basta lahat ng makita nyo, i-report ninyo sa akin pagbalik ninyo. Eh? I-report ninyo. Kaya itong 12 na espiya ay pumunta doon. Okay? So, Lucy. So, nung pumunta po sila doon, so, nakita nila. Pag tingin nila doon, nakikita nila andun yung mga lahi ni anak. Pag sinabi pong lahi ni anak, mahiganti. Napakatataas. At sila, ang sinabi po ng ibang titik, eh kami ay nagkatuhod lamang. Sumurang laki. O, di ba? Sumurang napakalaki. Di, lahat ng mga prutas doon, yung buwin, napakalaki ng ubas. Yung ito, napakalaki. So, ganun yung po nangyari nung ika-apat na pong araw na bumalik sila. Kanya-kanya sila ngayong report kay Moses. Alam niyo po ba na itong sampo kung ano yung may report? Ha? Ang sabi nila, naku, nakakatakot, hindi natin kaya yun. Ang lalaki nila, hindi natin kaya talunin yun. Sabi, hindi talunin natin ngayon, malalaki yun, malalaki sura. Pero may biglang
may biglang umatlog, biglang nagsalita, yung dalawa, si Usumi at saka si Daniel. Eh, tumigil ka nga, tumigil. Sabi ka no? Yung report ng sampu ay kakaiba. Pero yung report ni Kali at Yusri, hindi, puntahan na natin, talo natin yung. Alam mo ninyo, yung 12 tribes, yun naman talaga ay sa Panginoon eh. Pero tinan po ninyo kung ilan lamang yung tumayo sa dami nila na lusi, na tiktik, tapos yung pagbalik, yung sampo. Wala pong lakas na loob para labanan yung kanilang manakita. Ang mayroon lang lakas na loob, walang iba ay dalawa lamang. Ang pangalan po ay si Caleb at si Joshua. Sa pamumuhay mo yung isang Kristiyano, mga kapatid, hindi base sa dami yung lakas ng loob. Tandaan, lahat tayo ay naririto. Hindi ko alam kung ano yung report ninyo sa Panginoon. Hindi ko rin alam kung paano yung makilala talaga ng lubusan ng Panginoon. Alam niyo po ba si Caleb at si Josue kung anong mayroon sila sa puso nila? Yung sinasabi na hindi kita pababayaan. Yung iba naman, yung sampu na yun, natatakot sila. Hindi nila nakuha yung sinabi ng Panginoon. Kaya marami po ba yung mga Kristiyano madaling matakot, madaling mangina yung kalooban sapagkat hindi nila nakuha yung sinabi ng Panginoon na hindi pa yung papabayaan iiwan. I mean, oh, hindi lang po noon yung intensyon nila kalang batos bidoon sa hangin. Sa mga magagandang lupain, yung tubig na magaganda na sariwa na hindi yun eh. Kundi, yung pangako ng Panginoon sa kanila na iingatan, hindi sila maano. Pero itong sampung ito, ay sila ay nagdulot pa ng panik sa mga tao. Ay, umumahin natin yung kaya. Huwag na tayo pumunta doon. Alam ba ninyo yung panahon natin ngayon na mas madaling tanggapin yung mga mali kaysa tama? Di ba? Yung race, parang doon tayo yung bababora, dapat hindi doon eh. Dapat doon sa isang positibong pag-iisip. Si Caleb at Josue, sila lang yung naluguran ni Moses. Dito sa ating simbahan, mag-isip panahon natin ngayon. Yung bawat report natin ay dapat maayos. Kung kaya mo ba tumayo bilang isang Kristiyano? Halimbawa, yung leader dito, halimbawa, sa katulad ko, hahamunin ko kayo, papayos natin yung simbahan. Ano ang lalagay sa isip ninyo? Kaya o hindi? Sample lang po yun, ha? Sample po yan. O, sabihin natin kaya. Pangalawa, kung kaya natin, magbigay ka sa aking contribution at magbibigay din ako. Kaya? Ito yung hamon na binabanggit po natin. Ito yung hamon, ito yung tiktik mga kapatid. Dito sinubok ni Moses. Kung talagang kayo isa Panginoon, o sige, punta ka nga kayo, punta na kayo doon. Nung pagbalik, alam niyo kung sino yung garantisado at nakita talaga yung dalawa lamang. Sa 12 tribes, isipin natin sa 100. Kung sa 12 ay dalawa po yung sa 120 na miyembro. Sa bawat 12 ay dalawa lang yung nagiging totoo sa wadulumo. Pero itong si Caleb at Josue, hindi ganun yung kanilang pagkatao. Hindi ganun yung kanilang ugali. Kundi palaban sila. Pwede ba katulad nito? Baka mamaya nababatay lang kayo ng report dito. Inaantay nyo lang halimbawa magkabali si pastor at i-report ninyo. O inaantay ko kayo na magkabali at i-report ko rin. Di ba? Ano, may makita kayo? Nako. Hindi na naaskaso ni pastor yung ano ha, yung yun. Paano si pastor kasi ganito? Tapang report ba yun? Anong dapat na magandang report? Anong dapat? Kasi isa lang naman si pastor. Ang pinakamagandang report, kung alam ko kung ano, tulungan ko kayo si pastor para hindi gaano mahirapan. Yan yung mga report na positibo na makakatulong.
Alam niyo kung gaano kasaya si Moses sa buhay ni Caleb at Josue? Dahil ganun yung kanilang pag-isip. Yung mga bagay na hindi kaya ni Moses, alam niyo po ba kung sino yung pumupuno? Alam niyo po kung sino yung pumupuno? Wala na ba kundi si Caleb at Josue? Di ba? So, kaya dito makita natin kung bakit ganun na lamang kasi malapit po yung bawat isa. Yung nire-report, kung ano yung hindi kaya, isasabi. Kaya kung ano yung kaya ng bawat isa, tutulungan yung bawat isa. Pero marami ngayon sa simbahan, mga report, minsan, mga hindi totoo. Report na nagagaling sa loob ng simbahan, i-report sa ibang simbahan, i-report doon, ikikwento, at kung ano yung ikikwento. Report na nagbibigay ng negatibong pag-iisip sa ibang tao na nakakahawa. Pero ang report na dapat kailangan na katulad ni Josue at ni Caleb natatakpan. Ang kadalangharap niya ngayong report, ang report na kung saan yung nakapanghihina ng kaluuman. Kung kayo po yung sabihan ng gano'n, naku, pag nawala yan si Moses, wala na, talo na kayo, hindi na kayo makapagpapatuloy. Gano'n na lang ba yun? Gano'n na lang ba natin tatanggapin yung gano'ng mga bagay? Ayaw nga, hindi ko maalam kung ano yung gagawin ko eh. Tinanggap ko na rin. Hindi mo gano'n. Kung ikaw ay mayroong pananampalataya at pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, hindi mo yung basta tatanggapin. Hindi kapatid, kaya ko to. Andyan yung Panginoon, andyan yung aking mga kasama, andyan yung aking anak. Kaya namin to. Itutuloy namin yung buhay namin, ikasisiyan namin yung ganito sapagkat at least andito pa rin kami. O, di ba? Tumayo dito mismo si Caleb at Josue. Tuloy! Ang iba, wak, huwag tayong sumukod kasi mamamatay tayo, malalang tayo, wala tayong kalapat naman. Ano naman sa loob ni Caleb at Josue? Hindi, puntahan natin, magagapin na natin yun ngayon. Baka iba, di ba? Higarating patapos ang tingin lang ni Josue, hindi, kaya natin yan. Bakit kayo ganun na lang pagtingin? Alam kasi nila, na mas malaki ang Diyos nila kaysa hindi tayo. Pwede ba natin palagpakan ng Panginoon? Di ba? Kaya kayo ngayon, ano may nakikita ninyo na parang hindi ko ito kakayanin? Huwag kapatid. Kung mayroon kang kabundok ngayong problema, may katapat yan na kabundok na pagpapalak ng Diyos para sa iyo. Di ba? Eh, yung kabundok, may pangako ang Panginoon para sa iyo. Ano ba yung mga nawala sa atin? Ang isang pangalan sa iyo, may gagawin sa iyo ang Panginoon. Huwag kang panghina ng kalooban dahil nandiyan siya para tulungan ka. Kaya kailangan mo talaga lagi ngayon bilang isang Kristiyano, huwag ka nalang purong negatibo sa nakikita. Tingnan mo yung kabilang banda na positibo na ikaw ay makapagpapalako. Yung nalang tinitin ng mga negatibo, yun yung magpapaurong ang buhay mo para ihinto mo na yung galaw ng mundo mo. Di ba? Kasi negatibo, kung gusto mo na maging maayos ang buhay, magpatuloy na ikaw ay maging maayos ang pamumuhay. Maging positibo yung pananaw sa buhay. Dahil mayroon kang pag-asa. Walang iba kundi ang Panginoon. Katulad dito na malapit na mamatay si Moses, kahit nagpaalam po siya dito, si Josue, alam niya naman din yun, talagang matapang siya at malakas. Ang hangat ko lang ngayon, mga kapatid, sa bawat isa, kung bakit ito minamansin natin, maging malakas tayo lagi. Nakasama mo ang Panginoon. Kung mayroon ka mang labang mabigat ngayon, sikreto ko man siya nilalabanan. Kapatid, ipinapaalala ko sa iyo na kung ano ang laban at laban mo ngayon, laban din niya ng Panginoon. Ay po yan, magkasama kayo at ang Panginoon ang bahala para sa iyo. Kapatid, gantong bagay na dapat natin pansinin. Ano ang gagawin natin kapag naharap tayo sa pagsubok? Number one, sabi niya, we should not be afraid of what we see, but... Di ba? Oh. Kailangan mo yung salita ng Diyos na ikaw ay mapalakas. Sa yung source natin, walang iba po ni ang Panginoon. Alam mo po kung bakit sinasabihan po si Josue? Alam niya na malaki yung responsibilidad na nakakalala. Sa labanan. Kaya kung ikaw ay
Tama po. Pag ang tao pinangunahan, daming namatay. Ang unang nalaga sa nila, bago po sila doon nakatutok. Even Moses, hindi po nakaapag doon sa promise land. Kasi patapos na po yung buhay niya dito sa ating binasa. Ang magpapatuloy na lang po doon, walang iba kung is Joshua. The book of Joshua 1:8 and 9, counsel na po yun ni Yahweh. From your mouth, meditate it day and night. Alam niyo po ba kung sino nagsasabi no? Si Yahweh. Wala ka si Moses mo. Di ba? Sa buhay natin, hindi po biro. Alam ko, malaya na yung mangarap. Tama po ba? Sige, mangarap kayo lang na pangarami. Kayo, Pilipinas o Amerika. Magpatuloy na kayo. Huwag niyong kalitaan yung salita ng Panginoon. Na ang Panginoon, never na ikaw ay papayaan niya. Sasamahan ka niya. Tama ba? Okay. Sabi niya dito sa 6-4 ay sasamahan ng Panginoon. So huwag kang matakot. Ano man katambak yung enemies. Sabi ng Panginoon kay Joshua, ako ang kasama mo. Sige para sa Panginoon para makagawin niya. Okay? And then sabi po niya sa Isaiah 41:10-13. Okay, basahin po natin ha. So Isaiah 41:10-13, ito naman ang kanyang sinasabi. Sa Tagalog po basahin. Ano? Ano po? Sabi po dito sa 41, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay sa ang sino man lumalaban sa iyo. Hahanapin ninyo ngunit di masusumpungan ang kaaway ninyo ay wala na talaga. Ako si Yahweh na iyong Diyos at siya nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabi, huwag kayong matatak. Tutulungan ko kayo. So lahat ngayon na mayroong takot, lahat ngayon na mayroong mga pangamba, mismo na po ang Panginoon ang nagsasabi, hindi ho ako. Binasa ko lang po yung salita ng Panginoon. Tanggalin niyo yung pangamba, tanggalin niyo yung pangamba. Marami na po mga malas na nangyari sa panahon pa maanoon. May nagsiatras at may nagpatuloy. Tanong ko sa inyo kapatid, ito bang suloraning hawak mo ngayon? Dahilan ba yan para umatas ka? O yung trials na yan ay nagiging gamit tayo sa buhay natin. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng karuwagan. Cowards. Wala akong alam kristyanong buha. Ang kristyano ay palaba. Tama po ba? Ang kristyano ay palaba sa bawat kamo. Hindi siya takot. Di ba? Hindi siya umaatras. Ang mga tao ito yung gusto nas eh. Madaling sabihin, suko na ako. Madaling sabihin, ayaw ko na. Talagang hanggang ganyan na lang. Wala na ba talagang pinipag-ibangon o ihabang ang paa natin? Baka mayroon pa naman kapatid. Okay? So yung trials na yun, sinasabihan niyo po ito, marami pong mga tao. The people. Sabi niya, be strong and brave because you will lead these people into the land the Lord promised to give their ancestors and help them to take it as their own. Sa panahon na yun, makikita na rin natin yung kasabay na sinasabi ni Moises na ito na yung papalit. Diba? Ito yung kanya kasi nasa katauhan na eh. Nasa maraming tao. So pinaliliwala niya ito. Na anuman yung kakaharapin niya, ay kasama naman din kayo. At anuman yung kakaharapin ng simba natin, kasama naman din kayo. Hindi yung ibahala din si pastor, si pastor naman din yung simba. Di ba? Hayaan mo na lang si pastor niya mag-inis, siya na mag-inis na katira dyan, hayaan mo na sila dyan. Yung parang wala ka nalang pakialam. Alam niyo yung tinuturo po dito ni Moses, no? Kay Josue, ay yung sinasabi niya, kung paano kayo tumulong sa akin, ipakita niyo kay Josue. Kung mahal mo ang Panginoon ni Moses at Panginoon ni Josue, ay isa. Si Yahweh. Di ba?
Si Moses ay hindi naging kabigatan sa kanya si Caleb at Josue. Okay? So tayo maging tayo din ngayon. Ano man yung mayroon dito sa simbahan ay hindi natin kailangan na maging umatras tayo. Kung ano yung pinagagawa sa ating pastor, ano naman yan? Ambaga na naman tayo, ambaga. Diba? Ambaga naman tayo ganito, may papagawa, may papagawa. Ako masaya ko na mayroon ginagawa sa simbahan kaysa wala. Tama po ba? Masaya ako na mayroon tayo nagagawa sa Panginoon na may nakikita tayo, doon mayroon tayo nakikita na balang araw makikita natin na ang Panginoon yung kanyang simbahan ay maayos. Di ba? So tayong mahal, katulad dito, nakasabay doon sa ginagawa natin ngayon, hindi tapang tayo magkaroon ng pag-aatras. Ano man yung kinakaharap ng simbahan, sama-sama tayo, hindi dapat yung bayaan mo na lang siya. Yung parang wala lang, parang kakilala lang kita doon sa loob, pero yung kabuuan mga kapatid talaga ng pinakamaganda, ay dapat, kung talaga ikaw ay nakikipag-isa, ay dapat, ano ka rin? Tama po ba? Okay. Dito mga kapatid, sa sinasabi natin dito, lahat tayo mayroong gawain binigay ang Panginoon. Buksan ko na yung 2 Timothy 1:7. Tingnan niyo po. Sabi diyan, God did not give us a spirit that makes us afraid. Okay? But a spirit of power. Di ba? Hindi karuwagan. Hindi karuwagan yung binibigay sa atin ng paipat. Ang binibigay ay kapangyarihan, lakas, power. O di ba? Sabi din, and love and self-control. Yun yung binibigay ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay na Kristiyano na lang lumitiklop, ayusin natin. Sapagkat ako naniniwala, maging even Paul and Timothy, inyo pong mapapansin po dyan, mismo sila yung nagsabi. Ha? Sabi niya dito, God did not give us a spirit that makes us afraid, but a spirit of power. Yung palaman, ito yung espiritu ni Josue at Caleb na kaya nilang sagupayan ano man yung mga bagay yung kinakaharap nila. Sana tayo rin. Huwag kayong aatras. Okay? Ito yung nasabi ko dito eh. Yung katulad nito, yung hindi mo pang ginagawa at nasasabi ka na subok ako. Yan yung ugali hindi mo gusto eh. Yung hindi mo pa sinusubukan. And then, tapos sa iyo, ay, hindi ko yan kaya. Alam niyo yung ugali na ganyan, hindi maganda. Tama, mga kapatid, hindi maganda. Sasabihin ko na lang suko na ako basta ginagawa ko. Pero pag hindi ko pa ginagawa, hindi ko yung sasabihin. Kaya kayo ngayon, mga kabata, hanggat hindi niyo pa yung ginagawa ng isang bagay, huwag niyo sabihin na hindi niyo kaya. Kasi hindi niyo pa tinatry. Tama ba? Ito yung malimit na hindi maganda sa buhay ng isang tao eh. Kasi hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng takot eh. Binibigyan tayo ng Panginoon ng power. Malungkot sa isang tao yung gano'n. Duwag talaga yung tao pag gano'n, umatras talaga siya ng ganyan. Amen, no? Ako mas gugustihin ko, sasabihin ko, nagipagbunong na muna ako, nagipagbisil na muna ako sa aking hamon. At kung hindi ko kaya, doon ko sasabihin. Pero hanggat hindi ko pa, hindi ako nagkapag-resist, hindi ko pwede pang hindi ko yung sabihin na hindi ko kuha kaya yon. Kasi hindi ko pa sinusubukan eh. Pero ang yung nakakalungkot lang sa tao ngayon, hindi pa sinusubukan, umatras na. Sana huwag yun yung maging spirito natin kasi mali-mali po yun. Biblically, nire-review po yan. Magkikita po natin ang kinukuring po yan dito ng Biblia. Sapagkat ang binibigay sa atin ng Panginoon na hindi ganun eh. Kundi patungo pang lumaman. Di ba? Ang masakrap, hindi ka lumalaban, umatas ka na eh. Subukan mo kapatid. Pag nilamanan mo yung bagay na yan, parang ganun hindi mo kaya. Baka lalo kapag maging malakas doon at makikita mo, ay kaya mo pala yun. Ay may panibagong isip na kakayanin mo ulit. O yung hindi sumubok, wala talaga yun. Hindi niya yung kakayanin. Di ba? At doon mo marirealize, may Diyos pala.
kaya ko pagyan. Tama? Lahat ng yan, kapatid, may gagawin sa iyo ng Panginoon. Gawin mo muna isang bagay. Huwag ka na magsasabing atas na ako. Huwag. Pagpawisan mo man ang muna siya. Ako naniniwala habang ikaw ay gumagawa niya magdatagumpay. Dahil yung pangatlo ay magdatagumpay tayo na kasama ang Panginoon. Number three, mga kapatid. Sabi niya, in everything we do, God will make it successful. Tama po? Sabi ko rito, sa binabalik sa ating pangatlo, lahat ng ating gagawin ay gagawin ng Diyos na matagumpay. Amen, no? Anong sinabi niya po rito? Eh, the Lord himself will go before you. You have? And then He will be with you. He will not leave you or forget you. Don't be afraid and don't worry. Amen, no? So, ang Panginoon, lahat ng ating gagawin ay gagawin ng Diyos na matagumpay. Ang Panginoon, mga kapatid, ay naririyan sa atin. Magtatagumpay tayo. Para maging totoo, nagtagumpay ba si Yesu? Ano yung una na pinagtagumpayan ni Yesu? Nung sinabi ng Panginoon, magpakatapang ka. Nung sinabi ni Moses, magpakatapang ka. Alam mo, ano po yung una na nangyari kay Yesu? Para mapatutuhanan na totoo ang sinabi ni Moses, totoo ang sinabi ni Yahweh. Ano yung una? Yung wall of Jericho. Di ba? Yung wall of Jericho. Kung mapapansin po yung wall of Jericho, baka yung panirapanan po ito. Baka mag-isip na kayo agad, imposible rin kaya patumbahin yan. Kung ano yung sukat po ng pader pa lang po ay yung lapad ng pader. Doon, ibinigay doon, pinakita ng Panginoon na mayroon talaga siyang magagawa. Kasi ang laban ni Josue, hindi yun yung laban eh. Laban yun ng Panginoon eh. Yung sukat ng pader, tingnan niyo po ako, hindi ko masyado kabisado yung sukat ng pader ng Jericho eh. O sabihin natin, ganito yung sukat, yung pader pa lang po yan ha. Pader pa lang. So kung inyong papansinin, eh, ito pa nga lang po, hindi mo alam kung paano po pumagsagin. Kung hindi ka gagamit dito ng maso, hindi mo yan magiging iba eh. O bulldozer, yan magiging iba siya. Pero kung ikaw lang magsawala ka gagamit, kung palagay mo kaya siya, impossible. Tama po ba? O ito yung nangyari. Anong sinabi po? O sige, ligiran ninyo ito wall of Jericho. Every day, pupunta sila doon once nila na gagawin yan every day. Unang araw, once. Pero ano po, mga kapatid, yung commands? Huwag na huwag kayo magsasalita. Kaya kung ikaw ngayon, lalo na yun, daming parities eh. Ano? Pag habang nag-iikot ka, nadadaldalan. Hey, ano ba ito? Sa motor, kinikinit, papaiputin tayo dito. Ang dami mga Pilipino yung chismoso eh. Chismoso, ano? Isipin niyo, kung tingin pa lang sa simbahan, ang dami ng report na hindi ka maganda. Tingnan niyo, yung bibig natin hindi siya makipot eh. Subukan niyo magkasama tayo pumunta doon sa taas, hindi mapigil yung dila natin. Habang may kasama ka, hindi bibili, hindi pumunta. Pumutak niyo yun. Dito hindi eh. May commands. Akala ba ninyo is 100 person lang? Akala ba ninyo is 10,000 lang yung tao? Hindi ho, marami po sila dito. Oh, ang ginawa po nila, every once, iikotan po nila yon. Pero kaputo, huwag kayong iiwin. O, kaya niyo yun? Ang wall na yon ay malawak. So, iikot kayo na hindi nag-iiwinan. Balo na lang. O, kaya mo, brother, ay hindi na lang. Iikot ka na hindi kayo iiwin. Tapos, ang kaibigan mo, bigla mo nakita. First time. Nakita mo kasi sumama rin eh, nag-iikot. Kaya mo? Hindi pwede kasi ang Pilipino ang hirin. Uy, brad, kumusta ka na? Ang hirin pa kumusta ka na eh. O, di ba kumusta ka na yung mga kasama? Eh, eksakto. Ano yung kalapit mong kaibigan ang kasama?
eh bawal na doon. Kasi hindi po itong buwag na huwag kayong iimig. Pagkatapos yung pag-ikot, o saka na kayong magsismisan. Pero sa panahon na yun, na kayo nag-ikot, huwag niyong gawin. Okay, hanggang sa dumating yung ika-anim once, yung panghuli, seven nung pang-pitumpong araw, seven times. Ang bigat doon ha, seven times silang inikot na wala, walang pananalita, walang imig. Pag naghudyat lamang yung trompeta na nagsabi, sige, hudyat, sumilaw ako nun. Alam niyo po yung nangyari? Gumuho po yung pader na Jericho. Di ba? Sabi ko sa inyo, balikan ko po, hindi po biro yung mga pangarap. Hindi po biro yung binibigay ng promise God sa atin ng Panginoon. Pangarap. Kailangan mo po, boys, makita ng palatandang tulungan. Amen, ho? So sa panahon na yun, ipinakita ng Panginoon. Ang tagumpay na yun ay tagumpay po yun ni Josue at tagumpay ng Panginoon. Hindi po pwedeng arayin ni Josue na tagumpay niya sapagkat hindi niya kaya pamagsakin yung pader. Kaya ikaw kapatid at ngayon, hindi mo kaya ang sarili mo kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Tama po? Kung ano man ang naabot mo ngayon, sabihin mo Panginoon dahil sa'yo kaya mo nagtagumpay. Hindi mo kailangan sarili kung ano ang naabot mo ngayon. Sapagkat kung hindi dahil sa Panginoon, wala ka dyan. Recognize. His blessing. His grace. Doon sa iyong mga accomplishment. Pag ito ay ginawa mo, maraming susunod at susunod na biyaya ang Diyos para sa iyo. Dahil yan po, after po niya, ang dami na po ng anger po ni Josue. Dahil nakita ng Panginoon na totoo ang puso ni Josue na pinararangalan ang Diyos. Kapatid at kaibigan, ano man ka ngayon, sino ka man ngayon, naway pagdating pa rin ang araw, Diyos pa rin ang kakilala mo, kilala mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. Hindi yung dumating yung araw, hindi mo nakilala ang Diyos. Doon tayo isa, nabubulag, nasisilaw, sa mga bagay na mayroon tayo, hindi natin makita ang Panginoon. Sabi ko dito mga kapatid, Joshua 6:16, the seventh time around the priest blew the trumpets, then Joshua, the Lord has given you this city. Doon lamang sila ng sigaw. Sinabi na sa pangalan ng Panginoon. Sigaw niyo sa buhay ninyo pag kayo ay nagtagumpay. At sa buhay natin yun, na ipagmalagay mo na ba ang Panginoon sa tagumpay na naranasan mo ngayon? O yung tagumpay mo ngayon pinangulandakan mo na ikaw dahil sa iyong talento, kapatid at kaibigan, your gifts, your skills, and talent, galing po yan sa Panginoon. So you need to recognize His name. Amen? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang lakas ng loob na ito na ating hinaharap, mga kapatid, sabi niya, courage to be impossible situation. Imposible talaga ito ang kalagayan ni Josue. But the name of God, the name of the Lord, naging posible ang lahat. Okay? So ano po yung nakita natin kay Josue sa ating pagtatapos? Number one, Joshua had the courage to fight the enemies. Okay, si Josue ay nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ang mga kaaway. Yung report, ang kanyang sinabi, suburin! Di ba? Sumali kong sapo, wag mamamatay tayo. Palaman. Pangalawa, mga kapatid, believe that God will protect him like many times before. Okay? Naniwala na protektahan siya ng Diyos tulad ng maraming bisis noon. Nung kasama niya si Moses, kung paano niya nakita at hinaki yung dagat, kita-kita pa rin Josue. Tama po? Kita-kita po yung Josue. Lahat po na nangyari nakita niya. Lahat ng mga himala na ginawa yun, nakita po yun. Kaya alam ni Josue, sana alam mo rin yun na habang ikaw ay nabubuhay. Okay? Sabi niya, ang pangatlo, ang kanyang gawa ng
pantalla ay nakaipruwinsya sa bumukbo na sumama sa kanyang panin. Amen? So, sa panahon nila, hindi pinanginabag ko sumama sila. Kasi maganda yung report. Pag yung bad report ng pampapahina, eh, pero ito pinakita nila, hindi, may mangyayari, may mangyayari. At ang pamuhin, mga kapatid, sabi niya, nagwagi kasama ang Diyos sa kanyang panin. Kapatid at kaibigan, nagwagi ka na ba sa buhay mo? Kung ikaw ay nagwagi sa buhay mo, huwag mong sabihin nagwagi ka. Nagwagi ka, kapatid, dahil sa buhay mo. Tayo mo na. Panginoon, kami po Diyos ay napapasalamat sa iyong mga sila. Lahat na mayroon man kami ngayon, Lord, tagumpay man kalungkutan, kahinaan, ikaw Diyos. Panginoon, kung matagumpay man kami ngayon, binabalik namin ito sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw yung may gawa nito. Purihin ka sa aking pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.
Diyos na ipapasalamat sa oras na ito. Aming po Diyos na sinasama mo ang lahat, aming mga kalagayan sa pang-spirituan, sa pang-pisikal, pang-emosyonal, pang-material, o pang-financial. Lahat ng ito Diyos ay aming po binubulong sa iyong Panginoon. Lord God, ako po pinanalangin ang lahat ng iyong Lord at simbahan ito. Sa anumang man pinakaharap namin, ayaw nga ay minisip lang ang tapo, kundi isip lang kami ng tapang upang lumaman ang Panginoon. Lord God, narito kami Diyos sa inyo. Kalingayin ang nawa kami Panginoon, ampunin niyo kami o Diyos Panginoon, upang kami lahat ay isilakas ang Panginoon. Lord God, mahina man yung aming katawan, subalit naway malakas man, malakas na natin ang aming spirito. Panginoon, tulungan niyo Diyos ang bawat isa sa amin. Maging Diyos, pinanalain mo ang patuwin sa nalangkay galing ng ibang bansa. Ingatan niyo siya, o Diyos, na niyo ang babalik. Gayun naman mo, Panginoon, at pinanalain sa Brother Musimus, maging sa kanyang pag-alis, papunta ng ibang bansa. Maging Sister Irene, ano man ang kanyang plano. Maging si JP, Panginoon, sa matalang sa Diyo ay naroon sa ibang bansa, Sister Juan. Sila lahat, o Diyos, sila pababayaan. Gabayan niyo sila, Panginoon. Hindi kong procure, Panginoon God, maging sila Brother Francis, Panginoon, sa kanilang kalagayan nila sa panahon ito, Panginoon, sa pangmulila, Panginoon. Alam namin na kayo, Diyos, ay itilo sa buhay. Kayo naman din nalang ko yung mga karamdaman. Si Loni, Step Days, si Brother Hermie, na yung kanya public feeling. Ngayon ay nasa si Bobo Panginoon, huwag niyo sila ng pababayaan. At kayo din ang Panginoon yung matrabaho ng bawat isa. Kung ang buhay ng bawat isa, lagi niyo po pagpalain, ingatan niyo pagpunta ng trabaho. Lahat ng mga estudyante, Panginoon, dito tayo
tayo kakain sa simbahan. Third week, dito tayo kakain ng magdadala tayo ng ating mga sariling pagkain. And then, dito tayo kakain. And then, first week of July, baptism. Okay, so sa mga inyong ba na mabaptize, is coming July, first week, Sunday, afternoon, or mga 10 or 11, kasi bagay yung service natin yan, ay meron tayong baptism. Sa lahat ng mga mabaptize, please read the book of Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. And then, i-memorize po ninyo, yung Lord's Prayer, yung ating isay po, yung Apostle Creed, ay i-memorize nyo po yun. And then, bago kayo i-baptize, magkakaroon tayo ng konting pagsisiyasan. Okay, konting pagtatanong kung kakila, kung malalim, kung ano na yung pagkakilala ninyo sa mga. Okay, that's all po. God bless sa bawat isa. Pagpalayan tayo natin sa mga. His love is deep in us.